nagtataka ka ba kung bakit minsan nararamdaman mo na ayaw nila sa iyo? Bakit kaya minsan parang out of place ka o hindi ka pinapansin? Alamin natin sa video na ito ang mga bagay na inaayawan nila sa iyo. Interrupting others, or bigla ka na lang sa magsasalita habang may iba pang nagsasalita at puputulin mo ang kanilang sinasabi. Karamihan, naiinis ang mga kasamahan natin sa mga ganito. Bakit? Sapagkat hindi nila naitutuloy ang kanilang sasabihin sapagkat ikaw ay sumingit or pinahinto mo yung pagsasalita nila. Number 2. Kapag may sinabi sila, ay meron ka ring isasagot na mas mahigit pa sa ibinibida ng isa. Pabayaan mo naman sila na paminsan-minsan ay maging sa kanila ang atensyon. At huwag mong hayaan na maagawin mo ito sa kanila. Huwag mong aagawin ang atensyon o yung pagkakataon nila sa panahon na iyon na sila naman ang magkwento. Number 3, hindi pagsasauli ng mga bagay na hiniram. May kilala po ba kayong ganon na umiram sa iyo pero hindi marunong magsauli? Hindi ba kaiinisan mo siya? Kapag hiniram, dapat ay ibalik. So, hindi na kailangan sunduin at ikaw na mismo ang magkusa na isauli ito. At meron pa, pinahiram ka, halimbawa pinahiram kita, tapos pinahiram mo pa sa ibang tao. Huwag na huwag niyo pong gagawin yon na nagpapahiram kayo ng isang bagay na hindi kayo ang may-ari. So halimbawa, sinundo ko yung gamit do sa bahay ninyo tapos sasabihin mo, ay, nandun kay Juan, pinahiram ko. So huwag na huwag po ganun at kung hindi, ay siguradong kaiinisan ka nga. Number 4, sobrang kayabangan. Yes, sa mga kwentuhan, huwag naman sobrang ikaw lagi ang gusto mong magkwento ng mga bagay-bagay. Hayaan mo rin na ang iba ay magsalita. Hayaan mo rin na paminsan-minsan ay mayroon din silang time na sila naman ang nagkakaroon ng time na ikwento yung nais nilang sabihin sa iyo. Ang mga tao na laging gusto niya na siya lamang ang nagsasalita sa lahat ng pagkakataon ay kinaiinisan din. Kaya, hayaan mong maging give and take ang conversation. Pag sinabing give and take, magsasalita ka, magsishare siya, makikinig siya. Pag siya naman, ay tayo naman ang makikinig. Yon ang isang indikasyon ng magandang usapan. A two-way street. Nagkakaroon ng tunay na komunikasyon kung ang usapan ay nagkakaintindihan. At hindi may kwento akong tinutuloy, may kwento ka rin at the same time. So, nagkakaroon lamang ng tunay na komunikasyon kung ang bawat isa ay nakikinig sa sinasabi ng isang nagsasalita. Nasubukan nyo na po ba yun na may kausap ka? Tapos yung kausap mo parang hindi nakikinig sa'yo. Kasi yung kausap mo, iniisip niya, ano naman yung sasabihin niya pagkatapos mo magsalita. Hindi ba nakakainis pagka ganun? Nawa ay matuto tayo na makinig doon sa nagsasalita. At kung gusto pa niya magkwento, ay hayaan lamang siya ng kanyang pagkakataon. At ikaw ay magkakaroon din naman ng pagkakataon na ikaw naman din ang makapagkwento o makapagbahagi o makapagsalita. At ito ang maikling summary o buod ng ating pinag-usapan ng mga bagay na kinaiinisan sa iyo ng mga tao. Number 1, pinuputol mo ang sasabihin ng iba dahil sumisingit ka. Number 2, nakikipagpaligsahan ka sa nagkukwento. Mas hinihigitan mo or mas extreme or mas exaggerated ang kwento mo kumpara sa sinasabi niya. Number 3, kaiinisan ka rin kung hindi ka nagsasauli ng bagay na hiniram. Number 4, kaiinisan ka rin kung ikaw ay sobrang
mayabang or meron kang sobrang kayabangan. Number 5, hindi ka nakikinig dahil nag-iisip ka ng susunod na sasabihin. Ilan lamang yan sa mga bagay-bagay na magiging dahilan upang hindi ka kagustuhan or hindi ka magustuhan or kainisan ka ng mga taong nakapaligid sa iyo. At sa susunod po na video ay tatalakayin pa natin ang iba pang halimbawa ng mga bagay-bagay na yan. Nawa ay nagustuhan ninyo ang video natin sa araw na ito. At kung ikaw ay hindi pa ka-Jewels, ay pwede na pong pindutin ang pula na subscription button, mag-like at mag-comment, at pakipindut na rin po yung kampana or yung bell upang lagi kang manonotify tuwing tayo ay mayroong new videos. Salamat! Thank you for watching! Bye! Oh.